Nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka-exciting na event dito sa Tokyo. Ang Sanya Summer Festival at Latin Fest. Alam niyo ba na ang samba ay isang traditional Brazilian dance sa talagang sikat sa buong mundo? Kaya nakakatawa rin makita na mayroong mga ganitong event dito sa Tokyo. Samahan niyo ako ngayon sa isa na namang adventure natin dito sa Tokyo, and I'm your host James, and this is Tokyo Talks. Dito sa likod ko nakikita niyo yung preparation, marami ng tao ang nakapila sa likod dahil inaabangan nila yung parade. Pagpasok mo pa lang ay talaga namang mararamdaman mo na agad yung vibe ng festival. Ang daming tao, may mga food stall, at syempre, ramdam mo na yung excitement ng mga tao para sa highlights ng event na to. Ang Samba Parade na isa sa pinaka-inaabangan na summer festival dito sa Tokyo. This event is located at Sangenjaya City, at kung gusto pumunta dito next year, 2 station away lang siya mula sa Shibuya, and bababa ka lang ng Sangenjaya Station, north exit. Paglabas mo, makikita mo na kung saan ginaganap etong event. Ginanap to ngayon taon ng August 24 and 25. 25 is Sunday, kaya nga tayo pumunta para na masaksihan rin natin yung parade. So nag-umpisa ang program nila ng 11 a.m. hanggang 7 p.m. Sinimulan nila ang programa ngayong Linggo sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilan sa mga traditional dance ng Brazil, at ilan sa mga performer nila is half Brazilian and half Japanese, at syempre marami sa kanila is yung mga native talaga sa kanilang bansa. Dito sa labas is makikita natin na marami na nag-aantay para sa parade, dahil pagdating ng 1:30 is magsa-start na siya, kaya kailangan na natin pumuesto. At dahil malapit na yung oras ay di na ako nakapag-antay, pumunta na ako dito sa lugar kung saan magsisimula yung parade. At dito nga is kita natin na nagpre-prepare na ang unang team na magpa-parade, at dito is 6 na grupo ang makikita natin na taabuti ng 2 oras bago matapos etong parade. So, na mula to sa malayo nakikita natin na start na yung parade. So etong part na to is yung end point. Kahit sobrang init, napakaraming tao talaga nag-aabang, and eto nga yung dulo, kaya medyo konti yung tao, pero kaya eto yung part na napili ko. Is feeling ko dito sila mag-i-stop talaga, dahil nga dito yung last stop nila. Ngayon ay punta na tayo sa highlights ng Latin Fest, ang Samba Parade. Dito makikita mo mga dancer na naka-costume, sumasayaw sa kalsada, at talagang feel na feel mo yung energy nila. Ang samba ay originally galing sa Brazil, at sobrang popular ito sa mga street festival doon. So from Japanese to Brazil vibes talaga. Yung mga dancer, ang saya nila panoorin. Sobrang vibrant ng mga costumes nila at sobrang energetic ng mga sayaw. Para talagang dinala nila yung Brazil dito sa Tokyo. At ito ang ilan sa mga highlights ng kuha ko dito sa naganap na parade. So kung na-enjoy mo naman yung panonood dito sa atin, is huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit yung like button. Pwede mo bawiin anytime yan, kaya subscribe na. So yan, meron siyang water gun, no, namamasa sila.
So ayun, natapos na. So ngayon, babalik tayo ulit doon sa may pwesto natin. At isang batch pa lang yun. So ngayon, parating na ulit yung second team, no? At naantay na lang natin tumapat dito sa atin. Then mamaya, habulin ulit natin doon sa pinakaharap kasi nag-i-stop sila doon. Okay, so waiting tayo sa pangatlo. At eto, nag-iba tayo ng pwesto. Meron tayo nakaset dito na isang camera na iPhone din etong camera ko. Meron pa tayo isang camera. Para at least marami tayong pagpipilian na magagandang kuha, no? At kaya pong lumipat ako dito sa pwesto na to kasi dito sila nag-i-stop nga. At kanina, pinipilit ko pang makasingit para lang makapunta dito kasi yung ibang mga tao sinusundan yung parade hanggang makarating sila dito. So ginawa ko, dumiretso na lang kami dito. Yan, parating na yung pangatlo. So ayan, parating na sila at kakaiba naman yung tema nito, mas makulay sila and parang merong isang bida dun sa pinakagitna. At dito na nga natapos ang sobrang lively and energetic na parade. Pero hindi pa natatapos dito yung video natin. Talagang pinawisan tayo ng todo. Siguro may pupunta kami dito ang mall para makabili ako ng t-shirt kasi basang-basa na ako ng pawis. And susubukan natin kumain ng mga pagkain nila doon sa mismong Latin Fest. So nandito nga tayo sa department store para tumingin ng damit dahil masyado tayo nabasa ng pawis para makapagpalit tayo. So meron tayo nakita dito ang naka-clearance sale. Nag 1,000. So dito na tayo mamimili. Ang ganda nito. Ang print. White kasi yung isa. Ayan, maganda yung cream. Bagay sa short niya. Kaya mo. So ito na yung napili natin. Kunin natin to para makabalik na tayo at makatikim na tayo ng mga pagkain dun sa festival. So kanina may nagbato sa atin ang kiss pero hindi ko sinalo dahil meron tayong bantay. Ayan. Kaway ka muna, Yumi Chang. At ang baby namin. Tulog. So napagod rin siya dun sa panonood sa parade. So bayaran na nga natin tong nakuha nating damit at syempre diretso susuotin na natin. So ayan siya. So pagbalik namin dito sa may stage kung nasaan yung mga food stall is merong ilang mga nagpe-perform na mga musician. So yun ang tatapos ng event dito at karamihan ng mga tao is nandito para mag-inom na lang. So nakita namin doon is puro mga nagiinoman na lang talaga. No? Ang dami na masyadong lasing and yung mga pagkain is karamihan pang pulutan dahil nga mga nagiinom na lang. So wala kami makakain doon at maghahanap na lang kami ng ibang kakainan. Then plano ko rin pala pumunta sa mga pasyalan dito for family naman para pagkasama ko naman sila. Kasi syempre nakita nyo naman yung ibang mga event na pinupuntahan ko. Katulad ngayon, hindi talaga siya dapat sila kasama. Dahil masyadong crowded, ko lang yung nakikita nyo sa camera. Pero kasama ko siya. Kaya yun, abangan nyo yung ibang magiging upload ko. No? Ulitin ko lang, gagawa kami ng mga videos para sa mga pangpamilya or mga pasyalan dito sa Japan kasi marami naman pwede puntahan dito, mga pasyalan na pangpamilya
hindi lang yung puro katulad ng mga content na ginagawa ko na nakikita nyo. Para at least meron din tayong ibang series. At kung sakaling mapadaan ka na rin dito sa lugar na to, huwag mo kalimutan dumaan dito sa may street na to. Malapit lang rin naman siya sa may station, kaya makikita mo rin siya kagad. Makakita ka dito ng mga lumang ramen house at iba't ibang klase ng restaurant. So itong street na to is napakaganda kapag kagabi. And medyo maliwanag pa ngayon, pero hindi na siguro kami papaabot ng gabi dahil magkasama kami yung bata. Pero ito sa maganda puntahan kapag pumunta ka dito sa Sanggenjaya. And yun na siguro para sa video na to. Maraming salamat sa panonood dito sa Tokyo Talks. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Keep safe!